Magandang umaga mga kapwa ko Pilipino. Narinig niyo na ba ang magandang balita? Libre lang to. Ang magandang balita ay ang ating may kapal na si Abba Yahuwah ay ipinadala ang kanyang bugtong na anak na si Yahushua o mas kilala na karamihan sa pangalang Jesus upang tubusin tayo sa ating mga kasalanan at bigyan tayo ng buhay na walang hanggan. Kung tayo lamang ay sasampalataya sa kanya at susunod, ay mabibigyan tayo ng buhay na walang hanggang kasama siya sa kaharian ng ating Ama. Ang buhay natin dito sa mundo ay maikli lamang. Sino sa atin ang nakakaalam kung kailan tayo papanaw? Kahit ang mga may taning na ang buhay, hindi nila alam kung kailan ang eksaktong oras o segundo ng kanilang pagpanaw. At ang buhay na ito ay maikli lamang. Ang susunod na buhay ay ang panghabang buhay. Eternal. Eternity. Saan mo gusto pumunta? Sa langit kasama ang ating Ama? Saan ang naghahari ay ang pagmamahal? At ang kapayapaan? O sa impyerno? Na walang pagmamahal, wala ang ating Ama? At puno ng paghihirap at dusa lamang. Maaaring hindi ka naniniwala na mayroong hell. Ngunit kahit hindi ka maniwala, ang katotohanan ay nandiyan na mayroong hell at heaven. Nasa sa atin ang choice, magpagpapasya, at malapit nang bumalik ang ating Mesiyas na si Yahushua. Pagbalik niya, lahat naman tayo ay magbabaw sa kanya at i-declare siyang Master and Messiah. Kahit hindi ka maniwala ngayon, lahat tayo ay luluhod sa kanya sapagkat lahat ng bagay sa langit at sa lupa ay ibinigay ng Ama sa kanya. Nawa ay antigin ng ating Ama ang inyong puso at kung hindi nyo pa tinatanggap ang ating Messiah Yahushua sa inyong puso at maniwala at sumunod sa kanya. Sabi nga niya, my yoke is easy and my burden is light. Kung ikaw ngayon ay maraming problema, maraming pasakit or malungkot sa inyong buhay o nade-depress, ipanalangin sa kanya, ibigay sa kanya lahat at siya ang bahala sa atin. Magtiwala at sumampalataya lamang sa kanya. Ibig ba sabihin nito ay pwede na tayong sumampalataya at gumawa ng kasalanan? No. Sapagkat kung tayo ay sasampalataya sa kanya, dapat din tayo sumunod sa kanya kung paano siya lumakad at pumasok sa straight gate at lumakad sa narrow path upang makarating sa kanyang kaharian. Pero ito ay libre lamang para hindi wala sa atin ang makapagyabang. Kaya ito ginawang libre ng ating Ama. Sana ay pagpalain tayo ng ating Ama, si Abba Yahuwah, in Yahushua's name. Have a good day. Shalom!